pala ang inyong lingkod. Ako ay ang inyong online criminologist, Policia po. So, tatalakayin natin ngayon, ano nga ba ang mangyayari kapag dumating yung final sentence? So, ito yung hindi kayo nakapag-ayos at pareho kayo matigas at hinayaan nyo ang korte na mag-decide. Either ito ay bakit ganun? Either ikaw ay complainant or respondent. So, ano ang posibleng mangyari both side? Sa complainant, no? Siyempre, kung ikaw ay lumaban at ayaw mong ipag-settle, so, ang posibleng mangyari. So, puntahan natin sa, dito lang tayo sa offense na correctional penalty. So, pag sinabing correctional penalty, ang sentensya nito ay hindi lalagpas ng 6 years. Kasi tayo doon sa mabigatan na kaso kasi nakakatakot na yun. Dito lang tayo sa mga kaso na correctional penalty. So, sa mga respondent naman, para makuha nyo ang correctional penalty, so, ang ina-advise ko dyan, closely makipag-ugnayan kayo sa inyong prosecutor or sa inyong abogado kung paano nyo makukuha ang correctional penalty. 6 years below or maximum 6 years. Okay? So yung kapatid, no, kapag ang mangyayat dito sa complainant, so hahayaan niya ang korting mag-decide kung ano ang sentensya. So, aantayin mo yung kung kailan matapos yung kaso. Pwedeng 2 years, pwedeng 3 years, pwedeng 5 years, or more. So, normally, ang bayad dito ay kung magkano yung, ang computation na court dito, no? Kung magkano yung na-damage na property plus, siguro. Aha! At nangangate. Plus, yung mga bayad, yung attorney's fee, pwede mo i-ano yon. Pwede mong or other expenses, pwede mong ikarga doon sa babayaran. Pero ang court pa rin yung magdi-decide niya kung reasonable ba yung amount na ibabayad kayo. Kasi sa crime, ang penalty sa dalawang klase, mayroong fine and pagkakulong. So, imprisonment kung tawagin. So, imprisonment or fine, yun po. Yung fine and imprisonment ay mapupunta yan doon sa state o or mag-i-execute siya na pagkakulong kapag nakulong. But take note ha, hindi pa nagtatapos yan yung pagkakulong. At yun ay kung hindi qualified yung respondent sa provision. Yung magsisabisa ng pagkakulong. Pero normally, ang topic nga natin ay yung mga offense na petty crimes or correctional penalty. So normally, pasok niyan sa provision. So kapag nangyari yun, nagkaroon siya na final sentence, so mag-a-apply siya ng probation. So kapag sinabing final sentence, yung sentence ay final, yung respondent ay hindi na nag-apila sa kanyang hatol. So ang pag-a-apila, binibigyan lamang niya ng alam ko, 15 days. Kapag promulgation of sentence na hindi na siya, within 15 days, hindi na siya nag-apila, the higher court, so the synthesis become final. So doon na mag-a-apply ng probation yung respondent. So sa complainant naman, so maaaring bayaran siya kung may pera. Pero kung wala, siguro mag-antay. Yun lang matama doon pag walang pera talaga. Wala talagang pambayad. Okay? So, ang tanong, may nagtatanong naman, kapag po ba nakakulong na, tapos, yung pag pananatili ba sa kulungan ay credit ba doon sa bilang ng sentensya? So, yes po. Kung ang hatol niya ay 6 years, sabi na ni maximum of 6 years, bago natapos yung kaso ay 4 na taon na siyang nakakulong doon sa kulungan. So, 2 years na lang yung bubunuin niya sa kulungan bago ma-consume niya o bago
Matapos yung sintensya niya, fully served na yun. Okay? So, credit po yun habang nakakulong. From the time, from the years of kanyang imprisonment, detention, credit yun. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi, kung kayo ay nakulong, hindi kayo mawawala. Laging credit yan. Bilang na bilang yan, pwedeng i-credit yan. Okay? So, wag lang yung ano, yung naka-bail. Iba yung klase yung naka-bail. So, kapag naka-bail, oy, siyempre may temporary kalayaan ka. Ang kagandahan lang yung naka-bail ka, kapag nahatulang ka ng guilty, so, ibabalik, kung natapos mo yung kaso, yung bail mo, kung magkano yun, ay yung cash pa na tinatawag, ay ibabalik yun na state ng korte. Sa'yo, bago i-serve yung sentensya mo. For example, sa petty crime, nakabail ka, tapos nag-hearing. So, ngayon, natapos yung hearing, nasintensyahan ka ng tinatawag na correctional penalty ng maximum of 6 years. So, first time offender. So, automatic, mag-a-apply ka ng probation. After nun, ibabalik yung bail. So, yun po ang bail, cash bail, cash bond, yung tawagin. So, kaya kung kayo, pag-isipan yung maiki kung saan kayo lalagay, kung saan kayo, kung ano ba talaga ang gusto nyong mangyari kapag nag-file kayo ng kaso o kapag kinakasuhan kayo. Laban ba o bawi? Saan kayo mananalong situation? Dapat kasi doon ka sa mananalo kang situation. Lalong-lalo na po, huwag mong alis ninyong mga plano mo sa buhay. So, ang tanong, sa mga ganyan situation, did you won? So, nanalo ka ba talaga? Yan ang tanong. So, kayo yung makakasagot yan. So, i-comment nyo na lang sa baba kung ano yung sagot nyo. Kung settlement, sa tanong ko, nagawa nyo bang manalo? Did you win ba sa kaso? Okay, so maraming salamat po. This is the first time my video for 2023. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. At kung kayo ay mayroong katanungan o gusto nyo makuha ang aking servisyo, mag-PM lamang sa akin at i-schedule natin 1-on-1 video call para mas malinaw pa tayo. Ni-encourage ko po kayong mag-follow sa ating Facebook page, Polesia po. And ano pa ba? Mag-join membership. I-click nyo lamang po sa YouTube. Meron dyan join. So, may instruction naman yan. Follow lang. Mura lang po yan. So, maraming salamat. And thank you for watching. I hope maganda pong nakalipas ng taon. Eh, kung hindi naman, sana ngayong 2023, ay ang resulta natin ay win-win. So, lahat tayo ay magtamasa. Maraming salamat. Thank you for watching.